Hey guys, welcome sa Panlasang Pinoy. Ako si Vanjo Merano. Kamusta na kayo? Alam niyo guys, maaga pa dito, pero mag-umpisa na ako magluto. Marami pa kasing gagawin mamaya dahil ilang linggo na lang uwi na kami ng Pilipinas. O di ba, excited na kami dun sa pag-uwi ng Pilipinas. At yung pag-uwi na yon, meron kasi kaming maliit na bahay dun na pinarenovate lang, so walang kalaman-laman. Ngayon dun kami titira, kailangan namin lagyan ng laman. Kaya magpapadala kami gamit ang balikbayan box ng iba't ibang mga gamit na pangkusina at kung ano-ano pa. At ngayon yung araw na yon kung kailan namin iimpake yung balikbayan box. Alam nyo kasi dapat at least isang buwan mauna yung box bago kami umuwi. Nang sa ganun, sabay kami halos na dumating dun sa Pilipinas. At dahil nga dun, lulutuin ko na ng maaga itong aming pananghalian. At ang gagawin natin ngayong araw na to ay ang mechadong baka. At eto naman yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Gagamit tayo dito ng karne ng baka. Hiniwa ko lang ito into cubes. At ang parte na gamit ko dito ay beef chuck o yung tinatawag nating paypay. Eto naman yung patatas. Hiniwa lang din natin into cubes. Ang ating red bell pepper. Tomato sauce. Gagamit din tayo dito ng pinutoy yung dahon ng laurel. Ng kamatis. Ng sibuyas. Bawang, toyo, at ng lemon. Pagdating sa lemon, kalahating piraso lang ang gagamitin natin. Kung kalamansi naman ang gagamitin ninyo, pwede kayong gumamit ng hanggang 3 pirasong kalamansi. At bukod dito, gagamit din tayo ng beef broth, ng ground black pepper, asin, at ng mantika. Mag-umpisa na tayo. Ang una natin gagawin ay ibababad lang natin sa toyo, pati na rin sa lemon, itong karne ng baka. Ihahalo lang natin dito yung toyo. At magpipiga din tayo ng lemon dito. At pagkatapos, tatanggalin natin yung mga buto ng lemon na nahulog dito. Haluin lang natin ito. Sisiguraduhin lang natin na nahalo na mabuti lahat ng mga ingredients. Papabayaan lang muna natin itong mababad dito nang sa ganun ay ma-absorb ng karne ng baka o kumapit dito sa karne ng baka yung toyo pati na rin yung lemon. Pinapabayaan ko muna itong nakababad ng mga at least isang oras. At pagkatapos ng isang oras, pwede na tayo mag-umpisa magluto. Guys, umpisa na natin to. Magpapainit lang tayo dito ng pressure cooker. Gagamit ako ng pressure cooker para mas mabilis yung ating pagluluto. Siguro mga 20 to 30 minutes lang, ready na tayo. So pinainit ko lang itong ating pressure cooker at maglalagay na ako dito ng mantika o ng cooking oil. Papainitin lang natin itong mantika at pagkatapos magigisa na tayo. Ayan, mainit yung mantika. Ibig sabihin yan, pwede na natin igisa dito yung sibuyas, yung bawang, pati yung kamatis. Ito yung ating pulang sibuyas. Igisa lang natin ito at pagkatapos ilagay na natin dito kagad yung bawang. Ito na yung ating bawang na dinikdik ko lang at pagkatapos hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Bango na kagad. Bawang at sibuyas pa lang yan. Pagkatapos guys, no, pwede na natin ihalo din dito kagad yung ating kamatis. Mas maganda sana, no, sasuggest ko lang kung gagamit tayo ng kamatis na rin lang, yung pinakahinog na yung kunin natin para mas maganda yung resulta. So ang gagawin natin dito, itutuloy lang natin yung pag-isa hanggang sa tuloy ng lumambot yung kamatis pati na rin yung sibuyas. Pagkatapos yan, ilalagay na natin dito yung karne ng baka. Ito yung binabad natin kanina. Okay, ngayon malambot na yung sibuyas at yung kamatis natin. Ibig sabihin, pwede na natin ilagay dito itong ating na-marinate na na karne ng baka. Ihalo na natin kasama yung toyo dito. Okay, sasabay-sabay na natin lahat. Ayan. At sa puntong ito, no, dahil naibabad na natin ito ng isang oras, may lasa na itong baka. Kumapit na dito yung lasa ng toyo, pati ng lemon.
So itutuloy lang natin yung pagluto dito hanggang sa mag-brown ito. Pagkatapos, ihalo na natin dito yung mga liquid ingredients natin. Ayan, tamang-tama lang ito. Ito lang yung gusto nating mangyari dito, no? Binrown lang natin ng konti yung bakat. Pagkatapos nito, ilalagyan na natin yung ating tomato sauce. Bukod sa tomato sauce, pwede din kayong gumamit dito ng dilata na diced na tomato. Pwedeng-pwede rin yun, or tomato puree. At ihalo na natin kagad dito yung ating beef broth. Ayan, papabayaan lang natin kumulo ito. At pagkatapos kumulo, ihalo lang natin dito ng mabilis lang yung ating dried bay leaves, so yung pinutoy yung dahon ng laurel. Ayan, tama-tama lang yung pagkakakulo nito. Ilalagay lang natin dito itong ating dried bay leaves o yung pinutoy yung dahon ng laurel. Nakakatulong ito para magpabango dito sa ating niluluto. Ayan, pagkatapos ito guys, ay tatakpan lang natin itong ating pressure cooker. At ipipressure cook na natin ito. Kadalasan guys, no, between 20 to 30 minutes yung pagpipressure cook natin para makasigurado tayo na malambot na yung baka. Pero dahil nga sanay na ako dito sa pressure cooker ko, alam ko na 20 minutes lang, tama na to. Guys, at this point, ready na tong ating mechadong baka. Malambot na to. So yan, tatanggalin lang natin yung takip nitong pressure cooker. Tatabi muna natin dito. At yan, mapapansin nyo guys, no? Malambot na malambot na. Yan guys, ilagay na natin yung patatas dito. Dadahan-dahanin lang natin nang sa ganun hindi tayo matalsikan itong mainit na tubig. Ayan, mainit na sauce. Haluin lang natin ito. Pagkatapos guys, no, tutuloy lang natin yung pagluto dito ng mga 5 to 8 minutes. Nakabukas lang. Naka-medium heat lang tayo. At pagkatapos natin guys nito, lalagyan na natin dito yung ating pinakahuling gulay na ingredient, which is yung red bell pepper. Okay guys, so ready na to. Pwede na natin ilagay yung ating red bell pepper o yung capsicum. At ito na yun. Idiretso na natin dito. Pwede rin kang gumamit dito ng green bell pepper o pwede rin ninyo itong paghaluin pareho. Ayan, so haluin lang natin. Pagkatapos guys, itutuloy lang natin ang pagluto dito ng mga 3 minuto pa. Lulutuin lang natin sandali itong red bell pepper. Pagkatapos ito, ilalagay lang natin yung mga seasonings natin. Pagdating naman sa seasoning, salt at ground black pepper lang ang gagamitin natin. Ilalagay natin dito yung salt o yung asin. At isasabay na natin o isusunod natin itong ating ground black pepper. Ayan. Pagkatapos guys, haluin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na nahalo mabuti yung salt at yung ground black pepper dito. Yung ating asin at yung ating paminta. Pagkatapos ito, ililipat ko lang to sa isang serving plate. Serve na natin. Pagkatapos, tikman na rin natin ito. Ito na yung ating mechadong baka. Ngayon naman, tikman na natin to. Kuha lang tayo ng konti. Ayan, dagdagan natin ng sauce. Masarap yung maraming sauce eh. Ayan guys, tikman na natin. Sauce muna. Napakalasa ng sauce. Bagay na bagay sa kanin. Tikman naman natin yung baka. Oh, grabe. Ubod na lambot. So, isipin nyo guys ha, 20 minutes lang yung pagkaka-pressure cook nito, pero napakalambot. At malasang malasa rin yung baka. Talagang alam natin na nanuot yung marinade na nilagay natin ganina. Sana guys, subukan nyo rin tong recipe na to at sigurado ako na magugustuhan ninyo. Maraming salamat ulit sa pag-nood nitong video at sa walang sawa ninyong pag-suporta. Sana guys, i-like nyo tong video na to kung nagustuhan ninyo. At sana mag-subscribe din kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel kung hindi pa kayo nagsasubscribe. Guys, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!